mag-a-advise tayo sa mga first time mom. Ako first time mom din ako, pero ito yun na yung mga na-experience ko. Halimbawa na yung mga bibili. Okay. So, yung mga bibili nyo, halimbawa, cream. Kung balak nyo namang mag-co-sleep, feeling ko hindi nyo naman kailangan ng cream. Ako kasi, yung crib namin, bigay lang, kaya okay lang. Pero hindi naman namin siya nagamit kasi si baby ay kasama namin sa kama. Siguro nagamit ko lang siya, yun, pang tambakan. Noong una, ano, nung doon ko pa siya pinapalitan ng diaper. Naging diaper station siya. Tapos doon ko rin siya pinipicturan tuwing monthly milestone. Picture ng picture every month. Tapos, ano pa yung mga hindi ko nagamit? Mali. May mga ano naman. Limbawa na ay pinakagamitin namin binili ay yung syempre yung mga ano, wala pala kami binili. Puro bigay. Eto, bigay to ng ano ko, ng kaibigan ko. Yan. Rocking chair ng pang baby. Huwag nyo munang bilhin yan kung wala pa kayong pera. Kasi magagamit lang ng mga anak mo yan kapag ano na. Ganyan na yun eh. Pag mga ano na, mga ilang months na yun, pwede na siya medyo maupo. Doon pa lang. Kasi medyo rek, ano nga siya, naka, parang paupo eh. Hindi siya yun, pwedeng ihiga na higa na pang baby. Diba? Baka naman ma-hurt yung balakang nila. Tapos dun pa lang na i-appreciate yung mga bling-bling pagkatap, pag mga 4 months na, 5 months. Yun. Tapos, ito. Mga ito. Mga, pag nakaka-appreciate pa lang siya ng tunog. Pero yung mga unang, ano, hindi pa ito, ano, wala pa itong effect sa kanya nung una. Daladala ko pa yan nung newborn yan, hindi naman pinapansin. Tapos eh, teka lang. Mabibis ko. Oh, go, go. Eto na, eto na. Laruan. Ano akong tularan, nilaruan niya. Gusto niya kasi yan eh. Tignan mo, mas gusto niya yan kaysa dito. Ito na lang. Mas safe. Ito kasi may matulis. O, tingnan nyo, ayaw. Gusto ito. Binila ng laruan, ugali. Mga anak nyo na yan, bibila nyo pa ng laruan eh. Mas gusto pa nila yung mga everyday na ginagamit. Gusto pa yung basura. Pero minsan gusto niya rin ito. Ayayin ko na yung mga ruling. Oh, anak, Caroling, go sa may bahay, ang aming bati. Merry Christmas, agwawalhat. Ito, gamitin ko to, Tiny Buds Natural Blend. Ang mahal kasi ng Mustela, no cleanse water, no cleansing water. Basta yun. Mahal. Yun yung una namin eh. Eh, ubus na. Ang laganda mo. Ito, mabango. Amoy baby. Eh lang din man dapat mabango daw pag gamit ng baby. Ewan ko kung ito effective. Yung wala. Mga gamitin niya. Tapos, alam nyo, pinaka maganda sa baby acne ng baby. Ito, eto, baby acne. Ilang araw lang, wala na yan. Mustela si Castella. Ipapaputol ko ang hinliliit ko.
pag hindi umepekto. Siyempre, kung allergy yung baby nyo, bakit mo, siyempre, yung mga normal lang na baby na wala masyadong allergy. Meron yun eh, yung, hindi ko alam tawag dun eh. Pero ito, wala naman kasi yung findings nung, ano siya eh. Puro normal lang yung, ano niya, nung newborn screening niya. Siyempre, tetestingin nyo pa rin. Unang araw na ginawa ko to, tinesting ko muna dito sa braso. Kung mamumula siya, wag na daw ituloy. Tapos, nung hindi naman namula, ayun, diniretso ko na sa mukha. Hanggang ngayon, gamit niya. Mahal to. 700 yata to. Mahigit. Or 6, 7, more or less 700. Pero napaka-tipid. Ano yan? Siguro, binili ko to nung months pa lang. Wala pa siyang 1 month. Eh, ano na siya ngayon? 5 months, may laman pa. Pero maunti na lang. Hindi ka magagano to. Rainis ka na. Tinitipid ko. Pag meron siyang mga pula-pula dito sa likod, ilalagay ko to. Kinabukasan, wala na. Mapapansin ko, wala na. Kasi hindi ko naman napapansin ko. Yun. Tapos, ano pa ba? Yung mga binili ko nun. Alimbawa na kayo ay inverted nipple. Tapos sa tingin nyo, hindi nyo napapadeda si baby. Napakarai kong ginamit na product. Unang product na ginamit ko, yung nipple protector. Effective siya, kaya lang, para bang hangin lang yung nadedede ni baby. Yun, ang ginawa ko, pinamp ko na lang ng pinamp. Dumaay gatas ko, kaya lang, hindi niya madede. So, inilalagay ko pa sa bote yung pinapamp kong gatas ko. Napakahirap ng unang mga buwan yun. Puyat na puyat ako. Kasi, di ba, papam, lalagay sa bote, papadedehen, lilinis bote, papam, di ba? Tapos yun. Hanggang sa lumabas-labas na yung konting utong nung kakapump ko. Huwag lang mawala ng pag-asa. Ito. Tapos ito din. Sobrang gamitin namin. Pag may tae, o kaya papalitan ng diaper. Natural diaper changing spray. Tiny buds uli. Na lahat, alang amoy lansa, walang yung mga tae na ano na makakonti lang nakukuha niya, ganun. Tiny buds baby ka ba? Sa ano pala, sa rashes, sa puwet, ang recommended ko talaga eh. Bigay ng pedya namin. Unilab. Unilab, hindi yung Unilab. Unilab. Zinc oxide. Rash free. Ayan, naubos na nga. Oh. Kaya lang, ewan ko kung meron pa na ito sa, ano, sa pedya ko to nabibili. Sa Shopee, wala na. Sa Watson, wala na. Sold out. Tapos, halimbawa, nagkasipon yung mga baby nyo.
salip na yung pang yung tube na ano. Halip na ganito, bilin nyo, wag na to, wag. Effective naman to, pero onti lang, ha? Hindi siya ganun ka-effective makakuha ng sipon. Eto, effective. Kaya lang gagawin nyo dito. Mauubusan kayo ng hininga dito kung yung original na haba ang gagawin nyo. Gupitin nyo. Gawin nyo ganyan lang kaikli. Tapos testing niyo kung kaya na ba ng hininga nyo yung suction niya. Ayan. Nakakahiigup talaga to ng sipon. Ayan. Hanapin nyo na lang sa shop. Sipon. Ano tawag dito? Nose pump. Hindi ko alam pangalan. Basta yun. Bilhin nyo to. Nakita ko lang to sa hipag ko. Ito din. Yung cotton buds na pang baby. Maganda to kasi may scooper to eh. Oh. Ayan o. Oh. Scooper. Tapos ito bilog. Maliit pa. Saktong-sakto sa ilong ng mga baby yan. Kayang i-scoop. Tsaka doon sa tenga. Yung tenga, wag niyang dudududutin. Dini lang sa may ano part. So, may labas lang ang lilinisin mo dyan. Kasi baka naman masira yung tenga ng ulo. So, ano pa? Ito pa pala. Ito pinakagamitin ko yung mga iyan, mga sapay ng baby. Salip na bedsheet ang palitan nyo araw-araw. Sapi na lang. Sapinan nyo, lalo na sa mga nagko-co-sleep. So, mga gustong mag-co-sleep sa baby, merong mga rules para mag-co-sleep. Merong 7, ano yun, basahin nyo. Pero ako, basta dapat walang na, kumot na malapit sa baby na makakapagtakip sa kanya. Walang unan between kay baby, kay mommy, walang unan. Basta yung makakapagpatabon sa kanya. Dapat clear kay. Tapos dapat ano din kayo, sane din kayo, hindi yun nakain yung asawa nyo, tatabi nyo sa anak nyo, e din nadaganan yan. O kaya ano, o kaya ikaw puyat na puyat ka, hindi ubra, magkrib ka na lang. Tapos wala kayo masyadong bumili ng mga maliliit na damit. Mga 0 to 3 months. Bilhin nyo agad 3 to 6 months para umabot hanggang 6 months. E rin yung 3 to 6 months na hindi nakasya, 5 months pa lang. Comment for part 2.